gaano sa iyo kahalaga ang iyong kultura at paniniwala. Hanggang saan aabot ang pagsunod mo sa iyong nakagisnang tradisyon? Aabot ba ito sa puntong para sa tradisyon na meron ka ay magpapakasal ka sa isang hayop? Hindi ito imposible, sapagkat sa araw na ito ay tampok natin ang isang mayor sa Mexico na nagpakasal daw sa isang buwaya. Pero bago namin ikwento ang lahat, mag-like at subscribe muna kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Sa Mexico, ang pagsunod sa kanilang mga kultura at tradisyon ay labis na mahalaga. Ang kultura ay itinuturing na sakripisyo. Ibig sabihin, ito ay ipinagkakaloob at itinataguyod ng may pagmamahal at dedikasyon. Ang mga tradisyon ay mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang lahi at naglalarawan ng kanilang kasaysayan, paniniwala at mga kaugalian. Sa pagsunod sa kanilang mga kultura at tradisyon, nagiging daan ito para sa mga Meksikano na mapanatili at ipamana ang kanilang mga kaugalian sa susunod na henerasyon. Ipinakikita rin dito ang kanilang pagmamahal at respeto sa kanilang mga ninuno, mga kapwa at ang kanilang bansa. Kaya sa madaling salita, ang bawat isa ay nakatali sa kanilang mga paniniwalang hindi na maalpasan. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Victor Hugo Sosa, isang mayor sa Mexico na nagpakita ng natatanging sakripisyo para sa kultura at bayang kinabibilangan niya. Si Victor Hugo Sosa ay isang mabuting mayor ng bayan ng San Pedro, Huamilula, sa Oaxaca, Mexico. Ang kanyang pangunahing alikain at layunin bilang pinuno ay ang kapakanan at kapayapaan ng kanyang nasasakupan. Bilang isang lingkod bayan, inuuna niya ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mga mamamayan nito. Simula pa noong siya ay naging mayor, ipinakita ni Victor Hugo Sosa ang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Naging aktibo siya sa pagtugon sa mga suliraning kinakaharap ng komunidad, kabilang na ang pagpapabuti ng imprastruktura, edukasyon, kalusugan at serbisyo publiko. Pinagtutuunan niya ng pansin ang mga programa at proyekto na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga kababayan, lalo na ang mga nangangailangan at mahihirap. Sa makatuwid, gagawin lahat ni Victor mapabuti lamang ang kanyang buong komunidad. Noong dumating ang isang pagkakataon na sumubok sa kanyang kakayahan bilang lider, nagkaroon ng mga pagbabago sa buhay ni Victor Hugo Sosa. Bagamat sa simula ay may halong lungkot at pag-aalala, hinarap niya ng may tapang ang mga hamon na ito upang mahanap ang mga solusyon sa mga hindi magandang pangyayari sa kanyang bayan. Nagmula ang kanyang problema mula sa mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang komunidad.
Ngunit ayon sa kanilang tradisyon at kultura, bilang miyembro ng tribong Chontal, ang mga suliranin ay maaring malampasan sa pamamagitan ng isang espesyal na pagpapakasal. Ayon sa sinaunang paniniwala, kinakailangan magpakasal ang hari at isang prinsesa upang mawala ang mga sigalot. At sa puntong ito, kinakatawa ni Mayor Victor ang hari ng Chontal at kinakatawa naman ng babaeng buhaya na may pangalang Alicia Adriana, ang isang prinsesa mula sa grupong Katutubong Huave. Ang pagpapakasal sa pagitan ng mga ito ay isang sinaunang ritual na nagpapakita ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa pagitan ng mga kultura. Sa una, tila ba hindi madaling tanggapin para kay Victor ang konsepto ng pagpapakasal sa isang buhaya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan ang kabuluhan nito sa kanilang kultura. Napagtanto niya na ang pagpapakasal ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang simbolo sa pagiging bukas sa mga kaibahan at pagkalang sa mga tradisyon at paniniwala ng kanyang komunidad. Sa kabila ng kahalagahan ng ritual na ito, nagkaroon pa rin ng mga pagdududa at pag-aalinlangan si Victor. Ngunit natutunan pa rin niyang mahalin ang buhaya. Unti-unti niyang napawi ang mga pangamba. Natutunan niya na ang pagmamahal at pag-aalaga ay maaring maging totoo at makatotohanan kahit pa sa pagitan ng tao at hayo. I accept responsibility because we love each other. That is what is important. You can't have a marriage without love. I yield to marriage with a princess girl. Pahayag ni Sosa nang may pagtanggap at pagmamahal sa kanyang puso. Bagamat nagkaroon siya ng mga pag-aalinlangan, matapang na nanumpa si Sosa na maging tapat at totoo sa babaeng buhaya na kanyang tinawag na Princess Girl. Tiniyak ni Sosa na ang pagiging tapat sa kanilang pag-iisang dibdib ay siyang magiging pundasyon ng kanilang pagiging mag-asawa. Pinili niyang yakapin ang kahalagahan ng pagmamahal at pag-unawa at inilagay niya ito sa pinakamataas na halaga ng kanilang relasyon. Nangako si Sosa na mamahalin at aalagaan niya ang kanyang babaeng buhaya at patuloy na ipapakita ang pagmamahal at respeto hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanilang kultura at mga tradisyon. Ang desisyon niyang magpakasal sa kanyang kaibigang buhaya ay nagpamalas ng pagiging tapat at matapat na asal bilang isang leader at individual na nagmamalasakit sa kapakanan ng kanyang bayan at komunidad. Bago ang seremonya ng kasal, dinala ang babaeng buhaya sa bawat tahanan ng kanilang komunidad upang maging bahagi ng pagdiriwang. Maraming mga naninirahan ang nangarap na makahawak sa buhaya. Upang maging ligtas ang lahat, nakatali ang uso ng buhaya
upang maiwasan ang anumang panganib na maaaring maganap. Sa araw ng seremonya, isinuot ng buhaya ang puting pangkasal na kasuotan at dinala ito sa bulwagan ng bayan para sa mismong kasal. Ang selebrasyon ay puno ng tuwa at saya at tila ba normal na pagdiriwang lamang. Ang mga tao ay masaya at nagagalak sa pagpapakasal ng buhaya at ni Victor Hugo Sosa. Bilang bahagi rin ng ritual, isang lokal na mangingisda ang nagbahagi ng kanyang lambat bilang sagisag ng pag-asang magdudulot ang pag-iisang dibdib na ito ng kapayapaan at mabuting pangingisda para sa kaunlaran ng kanilang komunidad. Pagkatapos ng seremonya, masayang sumayaw si Mayor Sosa kasama ang kanyang bride sa harap ng mga taong nakasaksi sa pagtitipon na ito. Ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan at pasasalamat sa pagdiriwang ng pagsasama ng dalawang kultura, sa pagpapakita ng pagkakaisa at pagmamahal. Naging maligaya at kontento ang mga tao sa kanilang komunidad. Ang espesyal na kasalang ito ay hindi lamang isang simpleng okasyon, kundi nagdala rin ito ng malalim na kahulugan sa kanilang kasaysayan. Ayon sa ulat ng AFP, noong taong 230 na ang nakakaraan, naganap ang unang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babaeng buhaya upang bunitain ang pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang grupong katutubo. Ang kasalan na ito ay patuloy na nagpapaalala sa kanilang komunidad ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pagpapakasal ay nagpahintulot sa mga panig na mag-ugnay sa simbolo ng inang kalikasan na humiling sa makapangyarihang Diyos para sa ulan, pamumunga ng binhi at lahat ng bagay na nagdudulot ng kapayapaan at pagkakasundo sa mga tao ng tribong Chontal. Ang kultura at paniniwala ay may napakahalagang papel sa pagpapalaganap ng ating pagkakakilanlan at pagiging bahagi ng isang komunidad. Ang mga tradisyon at kultura ay nagbibigay sa atin ng mga gabay at pagtuturo tungkol sa ating mga pag-uugali at pag-unawa sa mga bagay sa paligid natin. Sa pamamagitan ng mga ito, natututo tayo kung paano makipag-ugnayan sa iba. Rumespeto sa kanilang pagkakaiba at panatilihin ang pagkakaisa at pagkakakilanlan ng ating mga lahi at lipunan. Gayunpaman, bagamat mahalaga ang kultura at relisyon, hindi ito palaging isang hindi magagambala at matatag na direksyon sa ating mga buhay. Sa pag-unlad ng lipunan at pagbabago ng panahon, maaaring magkaroon ng pagbabago at pagsusuri sa mga tradisyon at paniniwala. Mahalagang isaalang-alang ang mga aspetong moral, etikal at legal sa pagtanggap o pagtanggi
sa isang tradisyon. Ang pagiging tapat sa tradisyon ay maaring maging masalimuot at komplikado, depende sa kasalukuyang konteksto at kalakaran ng lipunan. May mga tradisyon na maaring maging labag sa mga pangunahing prinsipyo ng karapatang pantao o maging hindi naaayon sa makabagong panahon. Sa gayon, ang pagtanggi sa ilang tradisyon ay maaring maging makatarungan at kailangan upang masiguro ang pag-unlad at kaunlaran ng lipunan. Sa tanong kung aabot pa ang pagiging tapat sa tradisyon sa puntong magpapakasal ka sa isang hayop, ito ay isang kaso na maaring maging kritikal at kontrobersyal. Ang pagpapakasal sa hayop ay lumalabag sa mga norma at batas ng karamihan ng mga kultura at lipunan. Kung gayon, maaari itong maging hindi moral at labag sa pangunahing prinsipyo ng paggalang at pagturing sa dignidad ng tao. Ngunit sa huli, wala pa rin tayong karapatang manghusga sa pagmamahal ng iba sa kanilang kapwa. Kahit pa magkaiba tayo ng paniniwala, dapat nating palaging bigyang halaga at igalang ang pagmamahal at pag-aaruga sa isa't isa, sapagkat hindi tayo nasa posisyon na husgahan ang kanilang mga desisyon at pagpapahalaga. Sa halip, itaguyod natin ang pagiging bukas at pag-unawa sa mga pagkakaiba ng bawat tao at kultura, at patuloy na ipamalas ang pagmamahal at respeto sa kapwa, anuman ang kanilang paniniwala. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito at mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento, ay mangyaring mag-like, comment at subscribe sa aming channel upang maging updated ka sa mga susunod na ilalabas naming video. Ano ang masasabi mo sa istoryang ito? Mahalaga sa amin ang saloobin niyo, kaya hihintayin namin ang inyong mga komento. Ito ang pinakahihintay ng ating taga-subaybay. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Ian Joyce, Edward Frank, Frigibert Kabigin, James M. Boca, Shane Oclarit, Puyams Amber, Dot Dot, Florence Dalumbal, Itzing Anino, Orson Sabuga. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo.